Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit hindi ko po kayo nakikita, napakaganda na pinapalakpakan po natin ang ating Panginoon saan man tayo naroon ngayon. Amen? Ngayon po, ay diretso na po ako sa message ni Lord sa iyo, aking kapatid, at sa iyo, aming mga mahal sa buhay, kaibigan. Ang gustong iparating ng Panginoon sa iyo ngayon, gabi na to na mensahe, dito sa Biblia, ako po ay pastor. At ang aking sinishare ay ang Word of God. At alam po ninyo, sa mga bisita po namin, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay hindi ordinaryong aklat. Hindi mga ordinaryong salita. Sa Hebreo 4.12, ang sabi po ng talatang ito, ang mga salita ng Diyos ay living and powerful. Living and powerful. Kaya ngayong gabi, mararanasan mo na living and powerful ang words ni God. Praise God! Mag-enjoy po kayo na nakikinig sa salita ng Diyos ngayong gabi. Ang Holy Spirit ngayon ang tutulong sa inyo. Ito ang ibibigay niya sa inyo, possessing a happy heart. Gusto po ba ninyo ngayon yon? Yung word na yan? Alam po ninyo? Gustong-gusto po ng Panginoon na magkaroon po tayo ng happy heart. Sabi ng mga salita niya dito sa Proverbs, basahin ko po yung dalawang verses sa Proverbs. Proverbs 17:22, a merry heart does good, like medicine, but a broken spirit dries the bones. So, lahat po ng merong merry heart ngayon ay magsabing amen. O yung iba naman, baka meron kayong broken spirit, no? Dahil sa nakakrush ngayon ang inyong spirit sa dami ng problema, no? May mga losses, may mga nawala kayong mga business, may nawala kayong mga relationship, no? Is your spirit crushed tonight? But I pray tonight magkakaroon ka ng merry heart. Anong sabi po ng salita ng Diyos dito sa Proverbs 15:13? The Word of God says here, the next verse, Proverbs, please. A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. Yung po may mga heartaches ngayon. Heartaches, why? Na-break ng girlfriend, boyfriend. Heartache, nag-away ang mga mag-sweetheart, mag-asawa, nag-away ang mga magkaibigan, heartache. Ano po yung mga heartaches nyo ngayon na nagka-crush ng inyong spirit? Pero I would like you to understand that tonight, si Lord, gusto niya na magkaroon ka ng happy heart na hindi naapektuhan. In spite of mga losses, ano may mga iba-ibang mga factors na naapektuhan yung joy natin. Minsan nawawala yung joy natin. At minsan ang tawag dito ay mga joy stealers, happiness stealers. Ay, mga nagnanakaw ng joy ng puso natin. Yan, no? Mga problem, mga lacks, failures, death, losses, no? Minsan, pagka wala lang makain na masarap, hindi masaya. So, yan po yung mga bagay na nangyayari ngayon, lalong-lalo na sa panahong ito, laganap po ang depression, loneliness, and then nauuwi sa depression. Yan ang isa sa aking mga tinitingnan parati ngayon sa Facebook, yung mga articles dyan. Naku po, by the millions ang mga nade-depress sa panahong ito ng pandemic. At sa totoo lang po, yung pong mga ibang mga depressions, o marami, no? Maraming mga depressions, nauuwi sa suicide. May narinig na po kayo? Ako po ay nalulungkot dahil lang ito pong pandemic na to. Mga tatlong mga kakilala ko ang nag-suicide. Tatlo po. Ganun po katindi ang pandemic na yan. Kaya nga po, gusto nang buksan ng WHO ang mga lockdown at dinidiscourage ang mag-lockdown kasi hindi nga mamamatay sa COVID-19, namamatay po sa suicide. At nagkakaroon ng maraming mental health issues
Lalo-lalo na yung mga youth. Kaya gusto nang lumabas ang mga youth. Kahit minsan delikado sa mga magulang nilang matatanda sa bahay. Kasi maraming youth ngayon na sa Tagalog, buryong na buryong, bored na bored, sobrang bored na nagkakaroon na po ng mga mental health issues. Kaya sabi ng WHO, kailangan i-balance natin. Yes, we want to take care of the elderly people, but we also have to take care of the youth. And dami pong mga population na kids and youth, di ba? Kaya yun po, marami pong nalulungkot. Nadidepress kasi parang matagal nang hindi kumakain ng Jollibee. Hindi na nakakapunta ng SM. Of course, mga part and parcel lang na maliit na bagay ang mga yon. Pero there is something sa tao kapag kasi siya lumalabas. No? Nagiging umaaliwalas ang kanyang kaisipan at pananaw. Ngayon, mga kapatid ko, gusto ko pong maintindihan ninyo na ngayong gabi, nais ni Lord na mag-create ng happy heart sa'yo. Yung iba, merong tinatawag na happy personality. No? Lalong-lalo na yung mga ang personality nila, choleric. Kasi iba-iba pong mga personality, no? Meron po kasi personality na melancholic, medyo tahimik at medyo parang seryoso at malungkutin. Melancholic ang personality. Yun namang iba ay choleric, magalaw at outgoing at masaya parate. No? Iba-iba po kasi ang personality eh. Pero ngayong gabi, I'm not just talking about changing personality. Mahirap pong mabago ang personality kasi ganun po tayo, nilikha ng Panginoon. No, mahirap maging personality ng isang melancholic ang maging choleric, no? Pero alam niyo po, it is possible na lahat, regardless of your personality, ay magkaroon po ng happy heart, merry heart, joyful heart. Amen? Amen? Alam niyo po ako, gustong-gusto ko po yung mga, yung pangalang Joy, no? Noon po, nagpe-pray kami ni Pastora Ruth nung bata-bata pa kaming married couple na ang ipapangalan naming sa magiging anak naming babae. Joy. Lalagyan namin ng Kara, Greek word ng Joy. Kara kasi ay ang Greek word ng Joy. Kaya ang magiging pangalan niya, Joy, Joy. So, sa sovereignty ng God, di po kami nagka-baby. Nagka-baby po kami, lalaki, pero kinuha ni Lord, no? Kaya ngayon, ikukwento ko rin sa inyo na kung merong mga bagay na dahilan, valid reasons, na malungkot, it is okay to be sad. Pakilagay po sa inyong mga comment box, it's okay to be sad, no? Because yung reason mo ay valid, reasonable. Pero you know what? Yung gusto ng Panginoon bilang mga tao, kahit tayo po ay may mga feelings, no? Nilikha kasi tayong may emotion ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon yung magkaroon tayo ng happy heart. Para kahit minsan maramdaman natin for valid reasons, ang sadness, babalik na naman tayo doon sa kagalakan. Dahil binigyan niya tayo ng joyful heart. Amen? In fact, it is very possible na kahit mayroong bagay na malungkot na nangyari sa iyo, ay pwede ka pa rin maging masaya. Sabi ng Bible yun. Pakipakita mo nga, Pastora Ruth. James 1:2. Pero nilagay natin sa point number 4, no? Yung James 1:2, alam nyo po, ang sabi ng Bible, count it all joy. Sabi nito, count it all joy when you fall into various trials. When you fall into big trials na nagbibigay ng lungkot emotionally, you can still count it all joy.
Kaya iba po yung Bible eh. Pakisabi po sa comment box, iba yung Bible. Kaya huwag ka pong aalis. Mga bisita po namin, it is very possible na kaagad mare-reverse ng yung attitude at ng kapangyarihan ng Diyos. Ang isang malungkot na pangyayari, kaagad mong mare-reverse ito supernaturally. Supernaturally, mare-reverse mo kaagad yung kalungkutan na yan sa joy of the Lord. Amen? Pero I would like us to understand that tonight, this is the message of God to you. Magkaroon ka ng merry heart. Lahat ko na gusto ng merry heart, joyful heart, happy heart, say amen. Pakilagay nyo, I want that heart. I want that heart. I would like to share with you four things to have a happy heart. No? Number one, kailangan para magkaroon ka ng happy heart, ang disposition mo, parati mong binibilang yung blessing mo. Always count your blessings from our good God and have a godly contentment. Godly contentment, no? Yung parating mong pagka nalulungkot ka, ika-count mo na yung blessing mo, bibilangin mo na yung blessing mo na binigay ng Lord sa'yo in the past and even at the present time. Amen? May blessing ka, di ba? Pakilagay nga kung ano po ang mga isa-dalawang blessing nyo ngayon sa inyong comment box. You count that and you know what? When you begin to count your blessing, sasaya yung puso mo. At makikita mo, oh, blessing ko, hindi pala tatlo lang o apat lang. Kasi when you begin to count your blessing and begin to thank our good God, ang nangyayari nito, ang Holy Spirit is working and you begin, the Holy Spirit starts to cause you to remember all the good and great things that God already did and gave to you. Parang yung salmista dito sa Psalm 63. And sabi ng Psalm 63, basahin natin. On my bed, I remember you. I think of you through the hours of the night. For you have been my help. And I sing for joy in the shadow of your wings. You know, ang makakapag bigay po ng joy sa atin, begin to remember God. Yung psalmist, si David, pagka malungkot siya dahil sa maraming problema niya sa pagiging hari, on my bed, sabi niya, pagka matutulog na siya para hindi siya matutulog na malungkot, alalahanin niya ang Diyos. At alalahanin niya lahat ng help ng God. Lahat ng binigay na tulong ng God sa kanya. Kaya, ayun, anong mangyayari pagka nasa bed na siya? Mapapaawit na siya. And I sing for joy in the shadow of your wings. Kaya yung napaaganda, alam po ninyo, one of the best things for you to have a good sleep, sing. Sing for joy in the shadow of the wings of God. Amen? So, mga kapatid, ang pinaka-the best na pinapakinggan na song at tinaawit na song before we go to bed, worship song, praise song, hindi love songs. Ay nako, iwas-iwasan po ninyo yung mga love songs na malulungkot. Lalo kayong lulungkot. Pagka natulog kayo, pagkagising ninyo, iiyak pa kayo. Kaya mga kapatid ko po, remember God, remember His blessings, count His blessings, and I would like you to understand this. Always have the contentment. Every day, i-declare mo parati, kontento ka sa buhay. Ano sabi ng 1 Timothy 6:6? Now, godliness with contentment is a great gain. Malaking pakinabang po yan kasi yung pong kakontentuhan ng puso, yan po yung nagbibigay ng peace and joy sa heart eh. Kasi po, kaya maraming mga tao ngayon ang nawawala ng joy o hindi ma-feel ang joy kasi nga ang feeling nila maraming nawala sa kanila, hindi sila kontentong hindi lumalabas. Nakakulong sila. So, hindi sila kontento na nasa bahay lang. Kaya anong mangyayari niyan? Malulungkot sila.
Lalo na pagka naisip nila na maraming mga deprivation, nade-deprive sila ng maraming bagay in the world, no? Naku, nakakalungkot 'yun. May ibang translation nitong ano eh. Sa NLV, ang sabi niya dito sa 1 Timothy 6:6, a godlike life gives us much when we are happy for what we have. We should learn to be happy for what we have. We should be content. Pagka-contento ka, learn to be happy for what we have. Nalulungkot naman tayo kasi kapag ka iniisip natin na wala tayo nung meron ang iba eh. Kaya nga ngayon, ang merong positive at negative effect ang Facebook, yung mga pagpo-post ng mga maraming mga pasyalan, pagkain, damit, no? Yung iba, masaya pag nakikita yung ibang sa Facebook. Pero yung iba, nalulungkot kasi nga, bakit siya sarap na ginakain? Luto ng luto, sarap ng niluluto ni Sister Irene. Yung iba naman, ang ganda ng damit ni Paula. Naku, nalulungkot. Ang ganda ng sapatos ni Olan. Grabe naman, nakakalungkot. Buti na lang si Olan, di ko nakikita nagpo-post ng mga sapatos na Adidas. Yung iba naman, huy, pambihira, buti pa siya, nakakalabas na, nakakaalis na, nakakapasyal sa iba't ibang lugar. Nalulungkot. You know what? We need to be happy for what we have. Kung anong binigay ni Lord, kontento lang, dyan sasaya ang puso natin. So, a happy heart will not be affected by what other people have or what other people attained o got. No? Hindi naiinggit. No? Gusto nyo pong maging masaya ang puso nyo, magkaroon ng happy heart, renounce ang envy. Yan, renounce ang inggit. Amen. Pangalawa, alam nyo, gusto ko na pong, gusto po, medyo kulang ang oras, ano? Pero pangalawa po, para magkaroon po tayo ng happy heart, ma-develop, mabigay talaga ni Lord, mag-commit tayo na helping and sharing with those who struggle. Alam po ba ninyo na helping others, sharing with others who struggle, nabibigyan tayo ng joy? Oh, yan po sabi ng salita ng Diyos. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Ito tungkol sa giving, pag-share ng finances. But we can share and not only with finances, pero okay. Kaya po yung mga iba, alam po ninyo, gustong-gusto nilang tumutulong at gusto po nilang maging philanthropy. Kasi nakakaramdam po sila ng joy. Kaya nga po ako, I feel and declare, magiging philanthropist tayo. Amen? Ay, masarap po maging philanthropist. Yan. Yung pagka philanthropist ka, hindi ka kinokontrol ng pera. Ikaw ang nagkocontrol ng pera. Namimigay ka ng pera. Amen? Tumutulong ka. I pray and declare, magiging philanthropist ka. Pero hindi naman kailangan maging mayaman para maging gumawa ng mga philanthropic deeds. Philanthropic deeds really give joy. When you help others, tumulong ka. Kahit yung mga matatanda lang o kahit anong sino nangangailangan na nag-struggle, bigyan mo ng time. Nako, alam po ninyo, bibigyan ka ng joy ni Lord. Magkakaroon ka ng merry heart. Amen? Nakaka-addict po yung pagtulong. Bakit nakaka-addict yung pagtulong? Kaya nga merong minsan yung word na altruism, altruistic. Yung mga tao kahit wala na, nagbibigay pa, no? Meron silang altruistic attitude. Yung kakainin nilang, ibibigay pa. Why? Kasi nga may joy eh. Kaya nagkaroon po sila ng altruistic attitude. Mas masaya silang magbibigay kesa kakainin yung, ibibigay yung kakainin kesa sila yung kakain ng pagkain. Ang tawag doon, altruism eh. May mga tao pong ganon. Amen? Naramdaman niyo na po ba? Eh, naku. Ako, nasubuhan ko na, nakakaiyak nga sa galak eh. Subukan nyo. Yung walang-wala ka, tapos ipamimigay mo. Eh, naku. Hindi ka lang magagalak. Maiiyak ka sa galak.
Amen. So, ano pong isang verse dito may gusto kong i-share na verse of Proverbs 11:25, the generous soul will be made rich and he who waters will also be watered himself. Amen. Generous soul, yung matulungin. Nako, kinalulugdan ng Panginoon. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Magbigay ka ng joy sa iba. At ibabalik ni Lord ang joy. So actually, habang nagbibigay ka ng tulong, nagsishare ka sa iba, nagbibigay, magkakaroon sila ng joy, di ba? Lahat dito ng noong natulungan ay, ng ibang tao at ng Diyos ay masaya. Siyempre, yun yung ating lahat ng natural feeling. So, kapag ka na-feel ng tao na yun, yung tulong natin, yung joy, ibibigay ni Lord sa atin din yun, yung joy na yun na nararamdaman nila. Amen? Yun yun. Para magkaroon ka ng merry heart, just keep on helping others, especially those who struggle, yung mga may pangangailangan. Amen? Number three, no? Ang pangatlo na gusto ko para ma-develop, ma-possess natin yung merry heart, gusto kong i-share sa inyo ito. Make Jesus the source of meaning and happiness of your life. Ito matindi talaga to. Ito talaga yung matindi. Sa mga bisita po namin, ito po talagang matindi. Kasi, it's not only about meaning and the feeling of happiness. No? It's not only the feeling of happiness, but it's also about the meaning of life. When you know the meaning of life, and you are sure you know the real meaning of your life, nako, hindi natitinag ang puso mo. Hindi ka matatalo ng kalungkutan kasi you live by your meaning. At ang pinaka matinding meaning ng life, source ng meaning ng life, si Jesus. Jesus lang. Ngayong gabi, yan ang gusto kong i-share sa inyo. Kaya ka naka-tune in dito, ang meaning ng life ay si Jesus. No? Hindi ang work mo. Hindi ang material na bagay. And even your family is so precious blessing of God to you, pero hindi ang family ang meaning ng life. Hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, hindi magulang ang feeling, ang meaning ng life. Ang meaning ng life ay si Jesus. Philippians 1:21, the Word of God says, Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Philippians 1:21. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. No? So, pagka si Jesus ang ginawa mong source of your meaning in life, nako, hindi mawawala yung joy mo. No? Hindi mawawala ang joy mo kapag ka si Jesus. Kasi nga, si Jesus, hindi siya nawawala. You cannot lose Jesus. You cannot lose. Kasi kapag ka ang ginawa ng source ng happiness mo, ang isang bagay, eh pagka nawala yung bagay na yon, mawawala yung joy. Kaya yung iba, ginagawang source of joy, yung kanilang itsura. Eh pagka nawala yung pogi nilang itsura, yung iba, balat. Eh kung nawala yung maganda nilang balat, eh di wala ng joy. Kaya mali. Mali yung source ng happiness. Mali yung source ng meaning ng life. Eh kung nawala ang meaning and source mo ng happiness ay ang pamilya mo, nanay mo, kaya kapatid mo, kaya anak mo. Eh kung nawala yun, eh di wala nang happiness sa life. Tandaan ninyo, lahat ng bagay dito sa lupa, temporal. Walang permanent. Mawawala yan. Kaya huwag mong gagawing source ng meaning ng life mo, huwag mong gagawing source ng happiness mo, kundi, nako, pagka nawala yun, ang mangyari, malulungkot ka, madedepress ka. Kasi wala ka ng meaning eh. Ang maraming pong mga taong nade-depress, ito po ang totoo. Hindi nila alam ang totoong meaning ng buhay nila. O kaya, meron man silang meaning, hindi totoong meaning. Kasi ang totoong meaning ng buhay, si Jesus lang talaga. Amen. Another verse I'd like to share with you.
ay Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Si Jesus, alam nyo, sa crucifixion, masaya siya. For the joy that was set before. Why? Because the meaning of the life of Jesus is to do the will of the Father. So kahit masakit, kapag ka, alam mong yun ang will ni God, merong kang joy sa puso. Amen? Kaya tonight, make Jesus the source of the meaning of your life and the source of the happiness of your life. Nako, magkakaroon ka ng merry heart. Pangapat, no, as I try to close all these four things that I would like to share with you, obey Jesus' words and commandments. Apo, ay, nako po, yung iba, may Jesus na sa puso, pero dahil hindi nila alam ang words ni Jesus, hindi nila sinusunod ang commandments ni Jesus, walang joy sa buhay. Yun ang katotohanan. Ano sabi na salita ng Panginoon sa Book of John? At si Jesus mismo ang nagsabi. Sabi rito, John 15:10 to 11, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Ito, pakinggan nyo ha. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Ah, nako. Kapag pa pala yung salita ng Diyos, yung commandment niya, nasa puso natin at sinunod natin, kinip natin, yung joy niya, mabibigay sa atin. And our joy may be full. Sa totoo lang, ang fullness of joy, it's not only in Jesus, but it is also in obeying Jesus. Oh, marami na po nakita ko kasi, marami na po nagsitanggap kay Jesus at sinasabi nila, totoong si Jesus nasa puso nila. Pero bakit hindi sila masayang Christian? Kasi, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. So, kasi tayo po, kapag ka hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, si Jesus nasa puso natin, nagigrib si Jesus. Nagigrib, nalulungkot si Jesus. So, kapag ka nalulungkot si Jesus dahil hindi tayo sumusunod, na-feel din ng puso natin yun. Kaya nalulungkot din tayo. Lahat po na nakagets nun, magsabing, nagets ko po, praise God. So, praise God. Alam mo na ngayon, ha? May Jesus ka na. Para magkaroon ka ng merry heart, obey, obey, obey. Keep on obeying Jesus and His commandments. And you will experience the fullness of joy in Christ. Amen? Simple lang, di ba? Bukas yan ang message ko. Life is not complicated. Life is not, bukas yan ang title ng message ko, life is not complicated. Yung iba kasi, naging komplikado na yung isip. At syempre, na-complicate ng kaka-internet, kaka-social media, kaka-panood ng maraming mga talk show at maraming mga Korean novela. Kaya na-complicado ang isip. Pero kung makikinig ka lang sa Bible, life is not complicated. Amen? Sa totoo lang, as I've been studying life at nakikinig ako ng maraming mga happiest countries in the world, the happiest people are the people who have simple life. Simple lang. Amen? May Jesus lang. Amen? Obey lang kay Jesus. Ay nako, pinangako na walang paltos yan. Sasaya ang iyong buhay. Ngayon kung oras na to, bago ako umalis, bibigyan ka ng merry heart ni God kapag ka tinanggap mo siya. Ang sabi niya sa Ezekiel 26:36-37, Ezekiel, please, as I close, matatapos na po ako, huwag kayong aalis, ha? I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and you will keep my judgments and do them. Wow! Sabi ni Lord, ha, sa Ezekiel, bibigyan kita ng bagong puso. Bibigyan kita ng bagong spirito. Anong ibig sabihin nun?
Kapag ka nanalig ka kay Jesus Christ as your Savior, Lord and God, tinanggap po siya sa iyong puso, bibigyan ka ng bagong puso ng Panginoon. At alam nyo, ang bagong puso na to, isang pusong masaya. Merry heart. Joyful heart. Amen? Basta ang paalala ko lang, yun nga eh, dito rin kasi, susunod ka kay Jesus. Ganun lang kasimple. Hindi komplikado. And following Jesus keeps and always makes us happy. Amen? Praise God. So as I close, mga kapatid, praise God, yan ang salita ng Diyos. Are you ready to possess a merry heart? Sa mga kapatid ko na nandyan, are you ready to have a merry heart? Yung po mga kapatid ko nandyan, mag-repent po tayo. Kung hindi na masaya yung puso natin kasi nag-entertain na tayo ng complication from worldly things, worldly views, o kaya mga satanic lies. Kapatid, repent. At sabihin mo, the source of my happiness and meaning in life is Jesus. Ganun lang kasimple. Yung pong mga bisita po namin ngayon gabi, I invite you to accept Christ into your heart and fully believe Him as your Savior. Alam nyo, nagpapalungkot kasi yung kasalanan eh. Pero ngayon gabi, humingi ng tawad kay Lord yun yung mga kasalanan. At yung kasalanan na yan, patatawarin ni Lord. At sa forgiveness ni God, you will feel the joy coming from God. And your heart will be filled with joy. But you know what? Tonight, it's not only about God filling your heart with joy. Temporary lang yun. Ang gusto natin, si Lord, bigyan niya na tayo ng merry heart. Happy heart. Amen? Praise God. Let us pray. Thank you, Lord Jesus. Kayo ang meaning, source ng meaning ng buhay namin. Thank you, Lord Jesus. Kayo ang source ng happiness ng aming buhay. At kung hindi po kami, Lord, nakafocus sa iyo, marami nang ginawa naming ibang source ng aming happiness sa buhay, forgive us. And tonight, Lord, I pray, bawat isa na nakikinig sa aking mga kapatid ko, again, they will say, Jesus is the source of the happiness of my life. Amen. Yes, sabihin mo kapatid, at marerestore ang joy sa puso mo, magkakaroon ka ng happy heart. And to those who are our guest, tanggapin niyo po si Jesus. Follow this prayer of acceptance of Christ. Pag tinanggap niyo si Jesus, pinangako ng salita ng Diyos, He will give you a new heart. And this heart is a happy heart. Amen? Sige po. Tulungan natin sila mga kapatid. Sabihin niyo po ang prayer na ito na pagtanggap kay Kristo. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, gusto ko po ng happy heart. At pagmula sa gabing ito, Panginoong Jesus, inahayag ko ang aking faith sa inyo. Kayo ang aking Savior. Namatay kayo sa cross para sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Magmula sa gabing ito, Lord Jesus, kayo na po ang aking Savior. Pumasok kayo sa puso ko. Bigyan niyo po ako ng bagong puso. Nananalig ako sa iyong mga salita. Totoo ang iyong mga salita. Susunod po ako sa iyong mga salita. Magpapasa ako ng Bible. Thank you, Lord Jesus. Kayo'y nasa puso ko na. Pinakinggan niyo ang aking prayer. Ako'y may bagong puso na ngayong gabi. Amen. And did you pray that prayer? Have you prayed that prayer? I tell you, God is faithful. Pumasok si Kristo sa puso ninyo. Masaya ang Diyos. Masaya kaming lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Heaven is rejoicing that you accepted Christ. At magmula sa araw na to, i-claim ninyo Ezekiel 36:26-27. You have a new heart. You have a happy heart. At balikan mo ang message na to. Pwede mong ulitin. Pag-aralan ulit. Para dumoble ang impact. Nako, meron ka ng happy heart. Amen! Kaya kahit anong pagsubok, masaya ka pa rin. Amen po ba? I'd like to close now in prayer.
Lord, maraming salamat po na nagkasama-sama kami ngayong gabi sa iyong presensya at sa iyong mga salita. And I pray right now, Lord, kayo po ang patuloy na mag-bless ng iyong presence at ng iyong anointing sa lahat ng aking mga kapatid at lahat ng mga nag-tune in. And Lord, in the name of Jesus, sino man ang ino-oppress ng spirito ng kalungkutan, depression, I pray for his deliverance. Kapatid, be set free ngayon sa spirit of depression, suicidal thoughts. In Jesus' name, be set free in Jesus' name. In Jesus' name. And be set free also from spirit of envy and from all the lies of this world. Spirit of envy, I rebuke you in Jesus' name. And you will have godly contentment. Amen. Thank you, Lord. Kami pong lahat. Tonight, Lord, in your presence, we declare Jesus Christ is the source of the meaning and the source of the happiness of our life. Wala na pong iba. Thank you, Lord. We claim a happy heart. Salamat po, Lord, sa happy heart ng bawat isang nakinig ngayong gabi at sino pang further makikinig ng message nito, you will create in us happy heart. A happy heart. Hallelujah. Thank you, Lord. Nananalig lang kami sa inyo at sa inyong mga salita. And I pray and declare blessing upon everyone. This is my prayer, Lord Jesus, and everyone will say amen.